Kung hindi mo hanapin ang paraan upang kumita habang ikaw ay natutulog, magtratrabaho ka hanggang mamatay. Ang pinakamahusay na pamumuhunan na maaari mong gawin ay ang pamumuhunan sa iyong sarili. Pag-igit kang natututo, mas malaki ang iyong kita. Ang iyong pera ay maaaring mawala o maubos, ngunit hindi maapektuhan ang iyong kaalaman at talento. Maging maingat kapag ang merkado ay naging ganid, maging ganid kapag ang merkado ay naging takot. Hindi natin kailangang maging mas matalino kaysa sa iba, dapat tayong maging mas disiplinado kaysa sa iba. Ang kahanga-hangang pangmatagalang mga resulta ay kadalasang nalilikha sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga mangmang na desisyon kaysa sa pamamagitan ng paggawa ng mga kahanga-hangang desisyon. Huwag mag-ipon ng natitira matapos gumastos, kundi gastusin ang natitira matapos mag-ipon. Kung nauunawaan mo ng lubusan ang isang negosyo at ang hinaharap ng negosyo, kakailanganin mo ng kaunti lamang na margin ng kaligtasan kaya't habang mas vulnerable ang negosyo, mas malaking margin ng kaligtasan ang kailangan mo. Ang pinakamahalagang katangian para sa isang mamumuhunan ay ang temperament, hindi ang katalinuhan. Ang lahat ng mayroon sa pamumuhunan ay pumipili ng mga magagandang stock sa magagandang panahon at nananatili sa kanila hanggang sila ay nananatiling mga magagandang kumpanya. Matuto mula sa iyong mga pagkakamali ngunit mas mahusay na matuto mula sa mga pagkakamali ng iba. Ang sikreto ay kapag wala kang dapat gawin, huwag gumawa ng anuman. Madalas kong nararamdaman na mas marami pang mapapakinabangan sa pag-aaral ng mga kabiguan sa negosyo kaysa sa mga tagumpay sa negosyo. Kung hindi mo kontrolin ang iyong emosyon, hindi mo maaaring kontrolin ang iyong pera. Ang mga laro ay nananalo sa mga manlalaro na nakatuon sa paglalaro, hindi sa mga taong nakatutok sa scoreboard. Magandang ideya na suriin ang mga nakaraang pagkakamali bago gumawa ng bagong mga ito. Ang halaga ng isang negosyo ay ang perang ito ay gagawa sa hinaharap. Ang paghingi ng payo sa pinansyal mula sa isang tagaplano ng pinansyal ay parang pagtatanong kung kailangan mo ng gupit sa isang barbero. Ang unang patakaran ay huwag mawalan ng pera, ang pangalawang patakaran ay huwag kalimutan ang unang patakaran.
ang pagkakaiba sa pagitan ng mga taong matagumpay at tunay na matagumpay na mga tao ay ang tunay na matagumpay na mga tao ay nagsasabi ng hindi sa halos lahat ng bagay. Nangangailangan ito ng 20 taon upang itayo ang isang reputasyon at 5 minuto upang sirain ito. Kung iniisip mo iyan, gagawin mo ang mga bagay ng kakaiba. Kapag napaso ang kanilang ego, ginagawa ng mga tao ang mga bagay na hindi dapat nilang gawin. Ang panganib ay nagmumula sa hindi pag-alam sa kung ano ang iyong ginagawa. Ang katapatan ay isang napakamahal na regalo, huwag asahan ito mula sa murang mga tao. Ang tanging tanong ay kung gagawin mo ito ngayon o bukas. Kung palagi mong sinasabi na gagawin mo ito bukas, hindi mo ito kailanman gagawin. Kailangan mong simulan ito ngayon, kailangan mong mamahalan ng oras mo at hindi ka maaaring pilitin na gawin ito kung hindi ka nagsasabi ng hindi. Hindi mo maaaring payagan ang mga tao na magtakda ng iyong agenda sa buhay. Huwag kailanman subukang suriin ang lalim ng ilog na parehong may 2 paa. Ang tiwala ay tulad ng hangin na hinihinga natin. Kapag ito ay naroroon, walang sino man ang tunay na nakakapansin, kapag ito ay nawawala, napapansin ito ng lahat. Kung hindi ka komportable sa pagmamay-ari ng isang bagay sa loob ng 10 taon, huwag itong pagmamay-ariin ng 10 minuto. Ang diversification ay maaaring mapanatili ang yaman, ngunit ang concentration ay nagtatayo ng yaman sa pamamagitan ng mga kumpanya na may malalakas na kasaysayan ng kikitain at may dominanteng negosyo franchise. Huwag umaasa sa iisang kita gawin ang pamumuhunan upang lumikha ng 2 mapagkukunan. Sa pangkalahatan, ang pinakamahalagang desisyon sa pagsusuri ng isang negosyo ay ang kapangyarihan ng presyo. Ang oras ay ang kaibigan ng kahanga-hangang negosyo, ito ay ang kaaway ng nakakabigong negosyo. Gumawa ng isang bagay na kung mayroon ka ng lahat ng pera sa mundo ay patuloy mo pa rin itong gagawin. Tanging kapag ang tubig ay umaagos palayo ay malalaman mo kung sino ang lumalangoy ng hubot-hubad. Ang susi sa tagumpay ay ang emosyonal na katatagan. Ang susi sa pag-i-invest ay hindi ang pagtatantsa kung gaano kahalaga sa lipunan o gaano kabilis lumalaki ang isang industriya, kundi ang pagtukoy sa kompetitibong pakinabang ng anumang kumpanya at higit sa lahat, ang katatagan ng pakinabang na iyon.
Kung bibili ka ng mga bagay na hindi mo kailangan, sa lalong madaling panahon ay mapipilitan kang magbenta ng mga bagay na kailangan mo. Lagi kang pipigilan ng mga tao na gumawa ng tama. Kung ito ay kakaiba, ang kabiguan ay nagmumula sa ego, kasakiman, inggit, takot sa imitasyon. Nagtagumpay ako hindi dahil matalino ako kundi dahil matino ako. Mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman sa hangganan ng iyong kasanayan. Kung akala mo alam mo ang higit pa sa tunay na nalalaman mo, magkakaroon ka ng problema. Anuman ang gusto mong gawin, gawin mo itong libangan, at ang anuman ang gusto ng mundo, gawin itong negosyo. Ang matagumpay na pag-i-invest ay nangangailangan ng panahon, disiplina, at pasensya. Kahit gaano kahusay ang talento o pagsisikap, may mga bagay na kailangan ng panahon. Sa pag-i-invest, ang pessimism ay kaibigan, ang euphoria ay kalaban. Isang magandang oportunidad sa pamumuhunan ay nagaganap kapag ang isang kahanga-hangang negosyo ay mayroong isang malaking problema, subalit maaring masolusyonan na problema sa isang pagkakataon. Kung ikaw ay isang mamumuhunan, hinahanap mo kung ano ang gagawin ng asset kung ikaw ay isang speculator. Karaniwang nagtuon ka sa kung ano ang gagawin ng presyo ng bagay at hindi iyon ang laro natin. Kailangan mong punuin ang iyong isipan ng iba't ibang kompetisyon at pumili kung alin ang may saysay. Palaging makihalubilo sa mga taong mas mahuhusay kaysa sa iyo. Ang mga mag-aaral sa pamumuhunan ay kailangan lamang ng dalawang mahusay na kursong tinuturuan, kung paano taasan ang isang negosyo at kung paano mag-isip tungkol sa mga presyo sa merkado. Mas madali na manatili sa labas ng gulo ngayon kaysa kailanman sa paglabas mula dito mamaya. Maghanap ng mga kumpanya na may mataas na margin ng tubo, lahat ay may iba't ibang bilog ng kasanayan. Ang mahalaga ay hindi kung gaano kalaki ang bilog kundi kung gaano ito kalakas na manatili sa loob ng bilog. Maraming tagumpay ang maaaring maipaliwanag sa hindi pagkilos. Karamihan sa mga mamumuhunan ay hindi makapigil sa tukso na laging bumili at magbenta. Gumagawa ako ng maraming pagkakamali, at gagawa pa ako ng maraming pagkakamali, iyan ay bahagi ng laro. Kailangan mong tiyakin na ang mga tamang bagay ang magtagumpay laban sa mga maling bagay. Upang maging matagumpay,
dapat kang magtuon sa mundo ng mga kumpanya at hindi sa malalalim na aklat ang pagkakakitaan. Hindi ka maaaring makipagkasundong mabuti sa masamang tao. Mahalaga na masabi mo ang hindi sa isang oportunidad kaysa sasabihin ang oo lamang, kapag pinagsama mo ang tunay na isipan sa disiplinadong emosyon. Maging makatwiran sa iyong pag-uugali, puunan ang iyong mga customer, at pamunuan ang iyong mga tauhan na parang ang kanilang buhay ay umaasa sa iyong tagumpay. Mas mahusay na ipakita ang iyong sariling mga pagkakamali kaysa hahayaan mong gawin ito ng iba. Ang karamihan ng mga tao ay nagkaka-interes sa mga stock kapag ang lahat ay kasali. Ang panahon na magkaroon ng interes ay kapag walang ibang tao ang kasali. Hindi mo mabibili ang sikat at magtatagumpay. Mas mabuti pa na bilhin ang isang kahanga-hangang kumpanya sa tamang presyo kaysa isang karaniwang kumpanya sa napakababang presyo. Bakit kinakailangan lamang ang diversification kapag hindi nauunawaan ng mga mamumuhunan ang kanilang ginagawa? Ang pagtukoy kung ano ang iiwanan ay kasing halaga ng pagtukoy kung ano ang uunahin. Ang focus lamang ay hindi sapat, mahalaga rin ang maglaan ng oras at dedikasyon upang makamit ang tagumpay. Ang tunog na pag-i-invest ay maaaring magpapayaman sa iyo kung hindi ka masyadong nagmamadali. Ang isang bullish na market ay tulad ng sex, masarap na pakiramdam bago ito magtapos. Ang pinakabobong dahilan sa mundo upang bumili ng isang stock ay dahil ito ay tumaas. Kung mayroon kang kapangyarihan na itaas ang presyo nang hindi nawawala sa negosyo sa isang kalaban, mayroon kang napakagandang negosyo. Hindi dahil sa gusto ko ng pera, kundi dahil sa saya ng pagkakaroon ng pera at pagmasdan itong lumago. Sinusubukan kong bumili ng stock sa mga negosyong napakaganda na kayang pamunuan ng isang mangmang, dahil sa huli o maaga ay mayroon ding isa. Huwag ipagpalit ang mahalaga sa iyo upang makuha ang hindi mahalaga sa iyo. Hindi tayo binabayaran para sa aktibidad kundi para sa tamang pagtaya. Kung gaano katagal tayo maghihintay, maghihintay tayo ng walang hanggan. Ang stock market ay isang napakagandang mekanismo para sa paglipat ng yaman mula sa mga hindi makapaghintay patungo sa mga pasensyosong mamumuhunan. Sa mundo ng negosyo, ang mga taong pinakamatagumpay ay ang mga taong gumagawa ng kanilang mga minamahal.
Ang ideya na sinusubukan mong pagtakhan ang mga pagbili batay sa iyong iniisip na gagawin ng negosyo sa susunod na taon ay ang pinakamalaking pagkakamali dahil ito ay laging hindi tiyak. Sinusubukan nating itakda ang presyo, hindi ang oras. Sa lahat ng aspeto ng emosyonal na pagpapataas ng pwesto ay mas mahalaga kaysa sa kasanayan sa teknikal, dapat tandaan ng mga mamumuhunan na ang kasiyahan at gastusin ay mga kaaway nila. Kapag sinasabi sa akin ng mga tao na natuto sila sa karanasan, sinasabi ko sa kanila na ang sikreto ay matuto mula sa karanasan ng iba. Ang pangkaraniwang negosyo ay hindi nangangailangan ng mabuting pamamahala. Ang aming layunin ay hanapin ang isang kahanga-hangang negosyo sa isang makatarungang presyo, hindi isang mediocre na negosyo sa isang mura na presyo. Hindi namin binabasa ang opinyon ng ibang tao, nais naming makuha ang mga katotohanan at pag-isipan ito. Binabasa ko ang mga taunang ulat ng kumpanya na aking tinitingnan at binabasa ko ang mga taunang ulat ng mga kalaban, ito ang pangunahing pinagmumulan ng materyal. Ang pinakamatalinong panig na kunin sa isang digmaan sa bidding ay ang panig ng talo. Baliwalain ang stock market, baliwalain ang ekonomiya at bilhin ang isang negosyo na nauunawaan mo. Huwag kailanman mamuhunan sa isang negosyo na hindi mo nauunawaan. Tingnan ang mga pagbabago sa merkado bilang iyong kaibigan sa halip na iyong kaaway, kumita mula sa kahangalan, sa halip na mapisali dito. Ang mga negosyo na may matibay na pangmatagalang mga kompetitibong abante na pinapatakbo ng mahusay at may-ari oriented na mga tao kapag ang mga atributong ito ay umiiral at kapag maaari kaming bumili sa makatarungang presyo, mahirap magkamali. Kung ang dahilan para gawin ang isang bagay ay dahil ginagawa ito ng lahat, hindi ito sapat na dahilan. Iniisip ko ang pinakamasamang pagkakamali na maaari mong gawin sa stocks ay ang bumili o magbenta batay sa kasalukuyang balita. Upang magtagumpay sa pag-i-invest, kailangan ang isang malusog na intelektual na balangkas para sa paggawa ng mga desisyon at ang kakayahan na pigilin ang mga damdamin mula sa pagsira sa balangkas na ito. Ang hinaharap ay hindi kailanman malinaw, binabayaran mo ng napakataas na presyo sa stock market para sa isang masayang consensus. Ang kawalan ng katiyakan ay talagang kaibigan ng mamumuhunang may pangmatagalang mga halaga. Kailangan mo lamang gawin ang napakakaunti sa iyong buhay kung kaya't hindi ka makakagawa ng maraming maling bagay,
ang pinakamagandang bagay na nangyayari sa amin ay kapag ang isang kahanga-hangang kumpanya ay nahaharap sa pansamantalang problema. Kapag gumagana ang isang negosyo, susunod ang stop sa huli. Sinusuri namin ang mga desisyon sa pag-i-invest batay sa aming pagsusuri ng pinakamapagkakakitaan na kombinasyon ng mga posibilidad. Laging mag-invest para sa pangmatagalan. Walang saysay ang tumakbo kung ikaw ay nasa maling daan. Ang stock market ay naririto lamang bilang isang sanggunian upang makita kung mayroong nag-aalok ng kahit anumang kamangmangan. Kapag nag-i-invest tayo sa mga stocks, nag-i-invest tayo sa mga negosyo. Kung inaasahan mong magpapatuloy kang bumili ng mga stocks sa buong buhay mo, dapat mong tanggapin ang pagbaba ng presyo bilang isang paraan upang magdagdag ng mga stocks ng mas mura sa iyong portfolio. Sa isang kahanga-hangang negosyo, maaaring mong hulaan kung ano ang mangyayari, ngunit hindi mo maaaring hulaan kung kailan ito mangyayari. Kung tama ka sa iyong hinala, hindi mo kailangang mag-alala kung kailan ito mangyayari. Maraming malalaking kayamanan sa mundo ang nabuo sa pamamagitan ng pagmamay-ari ng isang kahanga-hangang negosyo. Kung nauunawaan mo ang negosyo, hindi mo kailangang magmay-ari ng napakarami sa kanila. Maliban na lamang kung handa kang maglaan ng pagsisikap upang matuto ng accounting at kung paano basahin at unawain ang mga pahayagang pinansyal, hindi mo talaga dapat piliin ang mga stock sa iyong sarili. Hindi dapat mong pagmamay-arihin ang mga pangkaraniwang stocks kung ang pagbaba ng 50% ng kanilang halaga sa maikling panahon ay magdudulot sa iyo ng matinding pagkabahala bilang isang mamumuhunan na may maliit na puhunan. Mas gusto sana ang mga negosyo na may mataas na return sa kapital at na nangangailangan ng kaunting karagdagang puhunan upang lumago. Ang panganib ay nagmumula sa hindi pagkaalam sa ginagawa mo, kaya't ang diversification ay kinakailangan lamang kapag ang mga mamumuhunan ay ignorante. Ang pinakamalalaking kaaway ng mga mamumuhunang may equity ay ang mga gastos at damdamin. Bilhin lamang ang mga bagay na malugod mong pag-aari kung magsasarado ang merkado sa loob ng 10 taon. Si ginoong market ay parang isang lasing na siklo. May mga araw na sobrang excited siya, may mga araw na sobrang lungkot siya. At kapag sobrang excited siya, ibenta mo sa kanya. At kung nalulungkot siya,
bumili ka sa kanya. Ang pera na kasama ang tapang sa panahon ng krisis ay walang kabuluhan. Kadalasang nagpapasya kami sa aming pinakamahusay na mga pagbili, kapag ang mga pangamba tungkol sa ilang pangyayaring makro ay nasa kasukdulan. Ang takot ay kaaway ng mga matataba ngunit kaibigan ng mga fundamentalista. Kumita ako ng pera sa mga taon-taon sa pamamagitan ng pagbili sa mga magagandang kumpanya na pinapatakbo ng mga mabubuting tao sa mga kaakit-akit na presyo. At hindi ko sinisikap kumita sa pamamagitan ng pagbili sa merkado sa isang punto at pagbebenta sa ibang punto. Hindi kami naiistorbo ng isang pagbaba ng merkado. Para sa amin at sa aming mga mamumuhunang pangmatagalang panahon, ito ay isang pagkakataon upang madagdagan ang aming pagmamay-ari ng mga mahusay na kumpanya na may mahusay na pamamahala sa magandang presyo. Gawin mo ang iyong gagawin ng libre. Ang pagkakaroon ng pagsisikap sa ginagawa mo ang pinakamahalagang bagay. Hindi ka tama o mali dahil sang-ayon sa iyo ang ibang tao. Tama ka dahil tama ang iyong mga katotohanan at ang iyong pag-iisip ay tama. Kung ginagawa mo ang isang bagay na mahal mo, mas malamang na ibigay mo ang lahat dito, at karaniwang nauukol ito sa pagkakamit ng pera. Ang tunay na nais mong gawin sa mga pamumuhunan ay alamin kung ano ang mahalaga at alam na maaring malaman. Kung hindi ito mahalaga o maaring malaman, kalimutan mo ito. Ang pinakamahalagang katangian para sa isang mamumuhunan ay ang temperament, hindi ang talino. Kailangan mo ng isang temperament na hindi lubos na nalulugod sa pagsasama-sama o pagtutol sa karamihan. Lahat tayo ay gumagawa ng mga pagkakamali. Kung hindi ka gumawa ng mga pagkakamali, hindi ka makakagawa ng mga desisyon. Ang mga shares ay hindi lamang mga piraso ng papel. Ito ay nagpapakita ng bahagi ng pagmamay-ari sa isang negosyo. Kaya kapag iniisip ang isang pamumuhunan, isipin ito tulad ng isang totoong pag-aari. Upang manalo, ang unang bagay na dapat mong gawin ay huwag matalo. Ang intrinsic value ay maaaring simpleng disiplina. Ito ay ang diskwentadong halaga ng salapi na maaaring makuha mula sa isang negosyo sa natitirang buhay nito. Ang kritikal na bahagi ng pamumuhunan ay ang pagtukoy sa intrinsic value ng isang negosyo at pagbabayad ng tamang o tawad na presyo.
Ang perpektong negosyo ay isa na kumikita ng napakataas na return sa kapital at patuloy na gumagamit ng maraming kapital sa mga mataas na returns na ito. Ang tatlong pinakamahalagang salita sa pamumuhunan, margin of safety. Magpapatuloy kami sa pagwawalang bahala sa mga politikal at pang-ekonomiyang pagtutuwid, na isa sa mga magastos na hadlang para sa maraming mamumuhunang negosyante. Ang panganib ay maaaring mabawasan ng malaki sa pamamagitan ng pag-focus sa ilang mga pag-aari. Ang mga aral na natutunan natin mula sa kasaysayan ay na ang mga tao ay hindi natututo mula sa kasaysayan. Hindi talaga kailangan ang leverage sa mundong ito ng malaki. Kung matalino ka, marami kang pera na maaaring kitain ng hindi nagpapautang. Ang magandang kita ay hindi lamang hindi kasalukuyan sa mabuting asal. Karaniwan, ang pinakamahusay na mga kita sa negosyo ay nakakamit ng mga kumpanya na gumagawa ng isang bagay na halos pareho ngayon sa kung ano ang kanilang ginagawa 5 o 10 taon na ang nakakaraan. Maaaring hindi pansinin ng merkado ang tagumpay ng negosyo sa isang panahon, ngunit sa huli, ito ay kumpirmahin. Hindi ko gusto na mamuhunan sa mga kumpanya na may sobrang utang. Sa utang, lalo na ang mahabang panahong utang, maaaring mabago ng pagtaas ng interes ang kumpanyang kita at gawing hindi mapagkakatiwalaan ang hinaharap na mga cash flow. Bumili ng isang kumpanya dahil nais mong pag-aariin ito, hindi dahil gusto mong tumaas ang halaga ng stocks. Ang tunay na gusto natin gawin ay bumili ng mga negosyo na masaya tayong pag-aari magpakailanman. Ang mga manager at mamumuhunang pareho ay dapat maunawaan na ang mga numero sa accounting ay simula, hindi ang dulo, ng pagtatakda ng halaga ng negosyo. Hindi ko sinusubukang kumita sa pamamagitan ng merkado ng stock. Bumibili ako sa pananaw na maaaring isara ang merkado kinabukasan at hindi ito buksan muli sa loob ng 5 taon. Ang mga pagkakataon ay madalas na dumadating kapag umuulan ng ginto. Ilabas ang timba, hindi ang kudkuran. Ang presyo ay ang iyong binayaran, ang halaga ay ang iyong natanggap. Ang mga equity ay magiging maayos sa paglipas ng panahon. Kailangan mo lamang iwasan ang pagiging excited kapag nag-e-excite ang ibang tao. Kapag nagsasalita ang mga tao tungkol sa pera bilang hari, hindi ito hari kung ito'y nakahiga lamang at hindi gumagawa ng anuman.
Salamat sa panunood.